We are back for revenge. This is not a play thing. This is a PSA announcement to all the people in the valley. Dominating out. Gonna have to have plenty of shooting around it. Inside, Soto and one. Soto slips the screen, gets inside and hammers it home. YouTube would be going crazy right now. All our followers from the Philippines would be loving what he's doing the last couple of minutes. Kay Soto at Adelaide 36ers lumapag na sa Phoenix, Arizona, USA. Magandang araw mga igan at kapinas. Kumusta? Isang update mula sa koponan ni Kay Soto na Adelaide 36ers. Kaya't halina't ating pag-usapan. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Lumapag na ang kuponan ng NBL na Adelaide 36ers na sasabak kontra sa dalawang NBA teams na Phoenix Suns at Oklahoma City Thunders. At sa airport pa lamang ay na-interview ang mga ito ng kasama nilang sikat na NBL sportcaster at ESPN host ng Overtime na si Liam Santamaria tungkol nga sa kanilang paparating na laban. Si Liam Santamaria ay dating player din ng NBL bago pa man naging commentator ng naturang liga kaya't masasabi kong may saysay ang kanyang mga pananaw kung ang isang player ay may ibubuga. At isa na rito ang tila paghanga nito sa Pinoy Hoops Phenom na si Kay Soto. Mapapansin na sa tuwing ito ay nakasalang bilang commentator ay bukang bibig parati si Kay Soto at pawang magagandang puna lamang ang binibitawan nito. Tila malaki talaga ang bilib nito sa Pinoy player ng NBL. Sa panayam nga nito kay Sunday Dech na kasamahang player ni Kay sa Adelaide, na itanong nito kay Dech kung ano ang nais nitong maipakita ni Kay sa laban nila sa Suns at mabilis na tugon naman ni Dech ay nais niya di umanong makita na madakdakan o ma-posterize ni Kay si DeAndre Ayton na star center ng Phoenix. Parang may laman ang pahiwatig na ito ni Sunday dahil kamakailan lamang ay may patutsada ang naturang sentro ng Suns tungkol nga sa nalalapit nitong laban kontra Adelaide 36ers bilang parte ng NBA preseason. At sa panayam naman nito kay Coach CJ Bruton, walang habas na tanong nito ay kung may nakadisenyo daw ba itong play para sa 7-footer na si Kay Soto. Sagot naman ni CJ ay sisiguraduhin niya di umano na aalagaan niya ito, bagay na alam mo naman kung bakit. Ayaw nitong ma-injured ito dahil isa ito sa tiyak na magiging sandata niya sa paparating na NBL regular season. Kaya sa mga labang ito kontra NBA, malamang ay limitadong minuto pa din ang kanyang ibibigay upang matupad ang goal nito na maging healthy ang Pinoy Phenom sa buong season. Bagay na kahanga-hanga din naman para magmalasakit ng ganoon ang isang coach sa kanyang player. Kaya kayong mga igan ko dyan, huwag na po nating i-bash si Coach CJ Bruton dahil nakakaya sa kanya at pati na rin sa ating kabayan na nagsusumikap doon. Isang bagay lamang ang tiyak. Ang ginagawang ito ni Coach CJ ay para sa kapakanan din naman at ikabubuti ng karera ni Kay upang matupad ang pangarap nito. Dahil tulad niya rin, naging isang alamat na player ito ng NBL kaya higit na alam niya ang kanyang ginagawa.
Kaabang-abang ang laban na ito dahil bukod sa mga US basketball fans ay tampok din ang ating mga Philams na nasa Phoenix, Arizona, USA. Dahil gaganapin di umano bago ang simula ng laban ay ang Filipino Heritage Night bilang pagpupugay ng Suns sa mga Pinoy fans nito sa Phoenix Metropolitan Area na tinagurian ding Valley of the Sun. Kaya tiyak na full pack ang home arena ng Suns na The Footprint Center. Magaganap ang laban sa ika-2 ng Oktubre sa ganap na alas 10 ng gabi, Linggo sa Amerika, at ika-3 naman ng Oktubre dito sa Pinas o Lunes sa ganap na alauna naman ng tanghali. Kaya markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo. Masasabi kong malayo-layo na rin ang narating ni Kai simula nang umalis ito ng Pinas upang tuparin ang pangarap. Ngayon pa lamang ay tila unti-unti na itong natutupad. Dahil sa pa lamang ang kauna-unahang homegrown o purong Pinoy na makakaapak at makapaglalaro sa isang NBA court kalaban ng isang NBA team. Kaya't ngayon pa lamang ay natupad na ang kanyang minimiti dahil 2 kupunan lang naman ng NBA ang kanyang makakatapat sa isang seryosong laban. Dahil sinisigurado ko na hindi papatalo basta ang isang NBA team dahil isa itong kahihiyan. Kayo mga Igan at Kapinas, ano ang masasabi nyo sa labang ito ni Kai Soto kontra sa 2 NBA team? Kung meron kayong opinion, komento nyo lamang yan sa ibaba, pag-usapan natin. Salamat sa panonood at pagbisita sa ating munting channel. At sa mga bagong subscribers, salamat din po sa inyo. Yay! At sa ating mga pag-subaybay sa ating Anchor Podcast at Spotify, happy listening dyan sa inyo. Saan ka man naroroon, maging sa ating mga Pinoy OFW na nasa ibang dagat, ingat po kayo dyan. Muli, this has been your host, Alex, saying bye-bye and God bless. What does this opportunity mean for you to represent the 36ers in the NBL on this kind of stage? It's unbelievable. You know, I think not many teams get this opportunity, so we're really thankful it's us this year. And with the team we've got, I think it's good for us to go out on the floor and just test ourselves against the best in the world. If you could wish for one moment for the big fella in one of these games, what would it be? I'm definitely dunking on DeAndre Ayton. So we'll see. Obviously, it's a long wish away, but just being on the court's going to be cool, and just us playing our style of ball against theirs is going to be something that we'll cherish for, you know, the rest of our career. What do you dream about when you think of these moments? I mean, I just always think of like competing in the NBA, playing in an NBA jersey, and I believe in God, and God puts us in different positions, but He would always put us in a position for us to succeed. So, I mean, carrying an NBA team and the league, two games here in the NBA preseason would be a big opportunity for us. CJ, you gonna run a play for you? We'll see. It's gonna be a surprise. We'll see. Kai described it yesterday as being like a dream come true, playing an NBA team in an NBA arena. You got an oop play for him early doors? I can't say unless I've got a lawyer present. but let's just say that I'll make sure that I'll look after Kai as much as possible. Good man. Get some rest.